Pagsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang maganda dapit hapon sa inyo pong lahat. Magandang dapit hapon din po, Padre. Ngayon ay Miyerkules ng 10th linggo sa karaniwang panahon at ang ating pong pagdiriwang ay ikaw 8 araw ng nobena sa Sacred Heart of Jesus, gayon din po sa Immaculate Heart of Mary. May mga nagdidibusyon pagka Miyerkules sa Mahal na Birhen Maria, Ina ng Laging Saklolo. At itong araw na ito ay unang araw din ng nobena sa karangalan ni San Juan Bautista. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Ipagdasal po natin ang isa't isa, maging ang mga pook na naaapektuhan ng pandemya, ng volcanic eruption, at maging ng mga digmaan, at yung mga iniluluhog nating samo at dalangin sa pamintuho kay Santo Padre Pio ay ating idulog. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasatin natin, kilalin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang, sa udyok na rin po ni San Juan Bautista na tuwirin ang ating mga likulikong pag-uugali. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa Mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon,
awaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito'y aming magampanan. At ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang iyong angkan sa landas ng kaligtasan at sa pagsunod sa itinuro ni San Juan Bautistang nangunguna sa daan, marating nawang walang hadlang ang kanyang ipinangaral na Panginoon naming si Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang aming pagtitiwalang ito sa Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahang gawin ito, ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Niloob niya kami maging lingkod ng bagong tipan. Tipang hindi nababatay sa kautosang natititik, kundi sa Espiritu, sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu'y nagbibigay buhay, nang ibigay ang alituntunin ng paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato, kalakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos. Ano pat hindi matingnan ng Israelita ang mga mukha niya, ni Moises, bagamat ang kaningningan nito'y lumipas. Kung ang paglilingkod na batay sa kautosang nakatitik na nagdala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na kaningningan, gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kaningningan ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol, nahatol ng kamatayan, lalo pang maningning ang paglilingkod na ang dulot ay pagpapawalang sala. Dahil dito, masasabi natin na ang dating ningning ay wala sapagkat nahalinhan ng lalo pang maningning. Kung may kaningningan ang lumipas, higit na kaningningan noong nananatili magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang puon na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya ay sambahin ang ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba. Nang ang puoy dalanginan, dininig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang puon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig. Utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. O puon na aming Diyos, sinagot mo sila agad. At ikaw ay nakilalang Diyos na makapagpatawad. Ngunit pinagdurusa mo kung ang gaway hindi tumpak. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya sambahin ang kanyang ngalan. Siya ay ating Panginoon, siya ay ating Diyos na banal.
Diyos na makapangyarihan, Ikaw ay tunay na banal. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ituro mo na yung landas ay sundin ko sa pagtawag sa totoo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpaliwanag o magpawalang halaga, kahit sa kaliit-liit ang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin yon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Heso Kristo. Tayo po ay magtiyok. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, isa pong maganda, mabiyayang dapit hapon sa inyong lahat. Nabanggit ng ating Salmo Responsorio ang napakagandang dapat mamutawi sa ating puso at mga labi. Ang Diyos ay may kabanalan. God is holy. Sana po ito'y talagang bumubukal sa ating kalooban, expressing that God is acquiring sovereignty sa ating pagkatao. Kaya po naman, dapat bigyan natin siya ng pitagan, paggalang, at higit sa lahat, ang maayos na pamumuhay. Pagkat yung self-disclosure, yung revelatory experience ng Diyos, ay dapat katapat din ng ating puri at dangal na tumutugon sa Kanya na may maayos na pamumuhay. Pagkat itong ating mga pagbasa po ay tumutukoy sa law and order. Pakibigkas po nating muli, law and order. Sa inyo pong pamamahay, meron pa bagang house rule? Ang ating lansangan, meron ding traffic rules and regulations. Maging sa ating pagta-travel, ano?
as you undergo the necessary protocol, pagpupunta ka sa airport, nag-check-in ka, maging doon naman sa mga pook na ating napupuntahan, maging sa paaralan, naalala ko't ang first lesson sa tahanan, charity begins at home. Sa paaralan ay nandyan ang ating pledge, loyalty to the alma mater. Maging sa inyo pong oath-taking sa inyong propesyon. At sana rin sa ating pagbubukas ng mga tanggapan, the ethical norms ay dapat pong gampan ng mahinusay. Huwag ka na mag-antay na yung doktor mo ang magsasabi sa iyo na matapos niyang siya sa ating mainam yung blood chem mo ay isinasaalang-alang yung necessary prescription na dapat ay you take it. Kung gusto mo pang gumaling sa iyong karamdaman, napunta po tayo rito for that disposition. Mayroon kang nais na makamtang grasya, ay di, tupdin mo kung ano yung inaasahan sa iyo, pagkat grace of God builds on human nature. Pakibigkas nating muli. Grace of God builds on human nature. Mayroong 10 utos ang Diyos. Sana po ito'y ating ina-appropriate sa ating buhay. Pagkat binanggit doon sa unang pagbasa, yung lumang tipan, yung bagong tipan. At ano ang implication ng covenantal relationship? Hindi po ba ang tadhana o stipulation ay fidelity, katapatan, faithfulness? Pagkat God is holy, He is faithful, ay tayo rin naman ay dapat gayon kung magkakamayroon ng pagtatapat. Yung puso ng Diyos at puso ng at kalooban ng tao, kaya tayo ay merong devotion to the Sacred Heart of Jesus, at ang buwan ng Hunyo ay buwan ng banal at mahal na puso ni Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Si St. John the Baptist, na nagnonobena tayo, pagkat ang kanyang kapanganakan ay sa June 24. Si San Juan Bautista, ang santo patron ng Manila, santo patron ng Quiapo, na ang titular ay Jesus Nazareno. Kaya nga mula sa pagkakasilang ng ating Panginoon hanggang sa tugatog ng Kalbaryo, yun din po ang naging buhay ni St. John the Baptist. Siya'y naging blessing, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa lahat ng tao. Ay tayo rin. If we are law-abiding citizens, hindi sana tayo dapat may mga ambiguity of goodness. Pagkat yung pong mga eskriba, talagang nandun ang kanilang pagpapaliwanag sa utos ng Diyos, pero kapuna-puna sila ay nagpapaliwanag, pero yung buhay nila at mga inuugali at pinaggagawa, taliwas. Awan ko kung ito rin ay natatagpuan ninyo sa ating Kongreso, sa ating Senado, ang mga tinamaan ng magaling, ano? At naglalagay sila ng durong daming batas. Naalala ko yung railroading ng batas. Keep on multiplying laws
regulation, and yet they themselves, they are not observing the law. Yung po ang irony ng ating buhay. Pagkat ang iskriba, mga pariseyo, they multiply the Ten Commandments at naroon pa ang mga prescriptions para bang merong batas mula ulo hanggang talampakan na ang mga batas na pinaiiral ay naging cargo cult. Pakibigkas po nating muli, ang batas ay naging cargo cult. Nung ako po ay nag-aaral ng Sacred Scripture, eh, nakatawag pansin sa akin yon. Hindi lamang yung exegetical meaning ng salita ng Diyos, kundi isinasaalang-alang din yung socio-cultural interpretation of the Bible. Yung po mga Protestante, malimit ay literal explanation of the Bible. Kaya pagka nagbuklat ng Biblia sa kanan, mapunta rin sa kaliwa hanggang doon sa gitna, na hindi mo maintindihan ang lahat-lahat kung ito'y nangyayari rin sa buhay ng ministro o ng pastor na nagpapaliwanag nito. Sana naman po sa akin ay hindi ito nangyayari. We need the necessary humility to check ourselves. If we are telling the people of what these things all about. Pagkat yung train law, naalala ko yung train law ay dinagdag na prescription sa taxes ayon sa BIR, ay hindi naman yun ino-observe ng mga negosyante. Ang nagbabayad din ay taong bayan. Kaya ang mayaman, lalong yumayaman, at yung duka, lalong nagiging busabos sa kanilang pagkaduka. So it's an irony on our part. If we will rethink the essence, the very spirit of the law, pagkat the minimum requirements of the law is justice and the fulfillment of the law is love. Kaya ang ating Panginoong Jesus ay pumarito not to abrogate the law, kundi tupdin ito, ipaliwanag at gawin ito mismo sa kanyang sariling buhay. Total self-giving, pagkat yung fidelity, hindi ambiguity of goodness. Dapat tayo ay matatas, masiyasat, mapanuri. Pagkat una-una tayong dapat maging tapat sa sarili. Pagkat yung Sermon on the Mount ay tumutukoy. Ano ba ang kabanalan? Ang Diyos ay banal, di dapat magpakabanal ka rin bilang tugon. At sabi mo, amen. Ang sabi mo, sumaiyo ang kapayapaan at sumaiyo rin. Sabi ng mga sekta ng relihiyon ay, siya nga po, oo po, siya nga po. Kasi nung ako po ay napunta sa iba't ibang mga chapels, bahay sambahan ng mga sekta ng relihiyon, ay inuuri kong mabuti. Wala nga silang mga imahen, pero naroon yung baul, yung lalagyan ng pera. Ibig sabihin, ang inasamba ay pera. Kaya itong kulto at kung ano-anong mga epals, make-believe, has to be analyzed. Magkameron kita ng diagnosis and prognosis of what is this all about. Pagkat ang pag-ibig natin sa Diyos ay buong pag-iisip, buong puso, buong lakas, katawan at kaluluwa. At ibigin mo ang Panginoong mong Diyos katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So ito po ang espiritu ng ating Panginoon. Kaya nga, as we live this life, we take into consideration the laws, the prescription, because happiness with common bond of fidelity must be our manner of existence. May pitagan, may respeto, at higit sa lahat,
may kaayusan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa magitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa magitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna sa kalitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna sa kalitaasan, hosanna sa kalitaasan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sagus mo at pagkabuhay, kami na tubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami. Tanang ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa na nag-undergo ng surgical operation at siya'y nagpapagaling bilang paghahanda sa kanyang gampanin sa World Youth Day sa Portugal, at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, ang mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan at mga pamilya. At gayon din po yung mga nasa iba't ibang ministries, lalo na po ang nasa family and life, at yung din pong advocacy for social justice and peace, non-violence communication, care and stewardship of environment, and yung pong ating mga nangangalaga sa ating mga kagubatan. Maraming pook ang nagsasalat sa malinis na tubig na nagbibigay buhay para sa mga pamamahay, at gayon din po ang mga pook na ginagamitan natin ng tubig. Maging ang mga nasa sektor ng pagsasaka, mga mangingisda, mga naghahanap buhay sa karagatan sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga manggagawa, lalo na po itong mga nasa constructions, at yung iba po ay papauwi matapos ang maghapong gampaning gawain sa mga larangan ng paggawa. At yung iba po ay night shifting, papunta pa sa trabaho. At yung po mga overseas Pilipinos, maging yung po mga nasa iba't ibang profesyon, maging yung po mga nasa akadem, yung po mga mayroong kinukuhang examination, akademika, lalo na itong mga mag-aaral, mga nag-accomplish ng requirements, nag-clearance, at yung po rin mga nagpi-prepare to take up board exams pertinent to the professions they wish to be.
At yung pong mga nasa mga hospitals, clinics, mga medical personnel, orderly, at yung pong mga nangangalaga ng may sakit sa ating maralitang tahanan, maging yung mga matatanda. At yung pong mga pook na apektado ng volcanic eruption, ng digmaan, mga nagsasagawa ng rescue, relief, rehabilitation sa diwa ng alay kapwa. At yung mga idinudulog nating panalangin kay Santo Padre Pio sa Sacred Heart of Jesus, kay Saint John the Baptist, at maging sa Our Mother of Perpetual Health. Mga birthday celebrators, anniversary celebrators, si Joseph Ian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio, gayon din ang mga pumanaw nating magulang, kapatid, kaanak at mga taong naging bahagi ng ating buhay, ang yumaong si Anak ko Rita. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kanisnisang esposo, kaysa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Juan Bautista, at nanamuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan na iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Sa tagubilin ng mga naggagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin. Sana ka kasala sa huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayan kayo ng kapayapaan at Wednesday evening blessing sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Diyos ay pag-ibig na tunay at sino mang nananahan sa pag-ibig niyang taglay ay tahanan ng may kapal na kapiling niya at kaugnay. Ito ang kordero ng Diyos do nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako, ang katawan ni Kristo. Amen. Sa akin alang-alang
sa iyong kaligtasan. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuay at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Santo Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa gilid ng main charge. Atin din pong isinasagawa na ang minor repairs at pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyari makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, ang Osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirements of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clay Go, Clean As You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria.
Ipinaalam po sa lahat na gamit ang ating main arts entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, palagi nating tandaan na ang Pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad at eksperimentum ng parokya at Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikita mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga nakareserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapalaala ng iyong kabutian, kabanalan at pagmahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalala ng pakikisa sa pagpakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Lahat po tayo ay may puso, ano? Kaya sa Biyernes,
we are going to celebrate the solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. Maglagay man lamang po ng mga larawan, naalaala ko yung prosesyon. Huwag ko kung may prosesyon sa inyong mga pamayanan, ay special itong pagdiriwang. Ako po si Reverend Father Ulises Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Kami rin po ay patuloy na humihiling ng inyong panalangin, pagmamahal, tulong, donasyon para sa ipinagagawa naming ongoing construction ng bahay pari na magsisilbing tahanan na mga nakatatanda naming pari at mga, lalo na po yung mga may karamdaman. Maraming salamat po. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo, ang banal na misa ay inialay, pinagdiwang na, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwi na. Salamat sa Diyos. Thank you and good evening to everyone. Kapipahayag, kanyang pagkalingat habag, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.